Hello everyone, this is your professor next door, and here we are for a very special video discussion which will talk about one of the integral topics in reading some Philippine history, which is the customs of the Tagalogs. So, as we all know, nagkaroon na tayo ng previous video discussion about the customs of the Tagalogs, but since this is Halloween season, ang magiging focus natin ngayon with regards to this topic is the part wherein hindi masyado nabibigyan ng pansin or hindi masyado pinag-uusapan. I am pertaining about the topic called as the priests of the devil. So this is part of the discussion na kasama sa customs of the Tagalogs, but it speaks about the superstitious and paranormal belief of the Filipinos, especially tungkol doon sa mga supernatural beings na meron at pinaniniwalaan ng mga tao. So, in this video discussion, I will try to describe some of these supernatural beings na pinaniniwalaan ng mga Tagalogs according kay Juan Plasencia. So, I also will introduce the use of the AI images na ginamit ko to give us somehow a way in order to visualize kung ano ba itong mga supernatural beings ito and how will they look like by using AI. But to give us a quick recap about the customs of the Tagalogs, the customs of the Tagalogs was written by Juan de Plasencia during his stay here in the Philippines, which happened during the first period of the Spanish colonization. So meaning, naabutan pa ni Juan de Plasencia yung bansa natin noon na hindi pa ganap ang conversion ng Catholicism. So malakas pa rin ang pre-Hispanic culture dito sa Pilipinas na yan. In particular, sa Tagalog region. So yung kanyang sinulat is about his observations sa pamumuhay at sa klase ng government and culture ng mga tao nung panahon na nandito siya. So, ngayon, let us talk about dun sa part ng kanyang writings na tinawag niyang priests of the devil. I will just identify some of them to give us an idea kung ano ba itong mga to. Okay? So, the first one is called Katalonan. So, yung Katalonan, this is the ceremonial leader. Kapag ka meron silang mga spiritual gatherings, activities, ito yung nangunguna na sa paggawa or sa mga activities na ganito. So kahit yung nababanggit sa customs sa Tagalogs na pagwe-welcome sa isang dalaga in her first menstruation period, so yung Katalonan ang nagli-lead doon. So, highly respected and honorable ang position ng Katalonan, and it is being respected even by the Datu. So, pangalawa naman is yung manggagaway or witches. So, sabi dito ni Juan de Plasencia, they deceive by pretending to heal the sick. So, isa rin itong manggagamot. These priests even induce maladies by their charms, which in proportion to the strength and efficacy of the witchcraft. So, yung mga charms nila, mayroon silang mga manika, mayroon silang mga iba't ibang mga ceremonial items na ginagamit na dinadasalan at binibigyan ng orasyon ng manggagaway. So, pwedeng makapagdulot daw ito ng kamatayan or pwede rin na mapahaba pa nito yung buhay ng isang tao. So, depende doon sa lalapit at kukonsulta doon sa manggagaway. So, yung pangatlo naman ay yung tinatawag natin na manisalat. So, parang kapares din daw ito ng manggagaway. Pero specifically, sa description ni Plasencia, ang sabi nila dito ay meron daw itong kapangyarihan na tungkol naman sa pag-ibig. Ayan. Meron daw itong kapangyarihan na paghiwalayin yung mag-asawa or
pwede rin natong pigilan na magkaroon sila ng pagtatalik. So, meron daw silang ganung kapangyarihan at pwede rin naman itong kapag ka naiwan yung babae, pwede nitong bigyan ng sakit or pwede daw itong duguin or magkaroon ng masamang pangyayari dun sa babae. So, most likely, nilalapitan nila ito para paghiwalayin yung or para mahiwalay yung lalaki dun sa kanyang asawang babae na may kasamang pananakit dun sa babae. So, yun ngayon, nabanggit natin na pagkakaroon ng sakit, pagkakaroon ng pagpagdurugo, yung mga ganun. So, may ganun kapangyarihan daw yung man niya sa lahat. So, ito naman, ang pang-apat naman ay tinatawag natin na mangkukulam. Medyo kakaiba yung description ng mangkukulam, di ba? So, iba dun sa alam natin na mayroon dalang manika at mayroon dalang karayom, di ba? So, yung mangkukulam daw, according dito kay Juan de Plasencia, ay kayang bumuga ng apoy at kayang sindihan yung kanyang sarili. At yung mangkukulam, maaalis lang daw or matitigil lamang daw yung apoy nito sa kanyang katawan kapag ka ito daw ay nagtampisaw doon sa dumi na nanggagaling doon sa bahay. So, meaning dun sa dumi ng tao, di ba? So, kapag daw ito nagtampisaw doon sa, nagpahid, nagtampisaw doon sa dumi ng tao. Pero, ang mangyayari daw, yung nakatira daw doon sa bahay kung saan nagtampisaw sa dumi, yung mangkukulam, maari daw mamatay. So, ayun. So, medyo nakakilabot. Yung panglima naman ay yung hukluban. So, yung hukluban daw, parang din daw manggagaway. Although, yung hukluban, kakaiba yung kanyang kapangyarihan dahil sa pamamagitan lamang ng kanyang kamay, sa pagkumpas ng kanyang kamay, sa pagturo, sa pagduro, maaari daw itong makapatay. So, di ba kapag napag-uusapan natin yung pag nabanggit yung hukluban ng itsura, parang matanda na nakakatakot ang itsura, yung gulo-gulo yung buhok, di ba? So, ganun yung description natin sa kuluban. Pero ito, sa description ni Plasencia, may kapangyarihan ito na pumatay gamit yung kanyang pagkumpas ng kamay. At kaya din naman daw nito na magpagaling, pwede daw nito na gamitin yung kanyang kapangyarihan. At kung gusto daw nito na sirain yung bahay ng isang nakaaway nito or hindi niya nakasundo, pwede daw nila itong gawin. Diba? So, kakaiba yung hukluban. So, according to Plasencia, prevalent daw ang pagkakaroon ng hukluban sa lugar ng Catanduanes. Sumunod naman yung tinatawag natin na magtatanggal. So, let us try to see if it's similar or different with the one na alam natin, which is yung manananggal. So, his purpose was to show himself at night to many persons, without his head or entrails. In such wise, the devil walked about and carried or pretended to carry his head to different places, and in the morning, returned it to his body, remaining as before alive. So, itong magtatanggal daw, usually nakikita nila na wala yung kanyang ulo o yung kanyang entrails o yung kanyang laman loob. Diba? So, sinasabi rin nito na yung magtatanggal, dinadala nito kung saan-saan yung kanyang katawan at o yung kanyang ulo, at sa umaga, bumabalik daw ito para kunin yun at ikabit ulit sa kanyang katawan as if siya ay buhay. So, parang similar pa rin doon sa alam natin na manananggal na kapag ka nag-umaga, bumabalik siya dun sa kanyang katawan. So, kasunod naman is yung alam natin, yung aswang. So, ang pronunciation dito ni Juan de Plasencia ay osuwang. So, ang sabi rito ni Juan de Plasencia, kakaiba, osuwang, which is equivalent to sorcerer, di ba? Pagka sorcerer, alam natin gumagamit ng black magic o gumagamit ng salamangka, di ba?
They say that they have seen him fly, that he murdered men and ate this flesh. This was among the Visayas Island, among the Tagalogs. This did not exist. So, iba yung description ni Plasencia at doon sa alam natin na kung ano yung aswang, di ba? Sa description natin ng aswang na siguro ang similar lang ay kumakain ito ng laman loob or kumakain ng tao, di ba? Pero nakakatuwa lang dito, ang sabi dito ni Plasencia ay it's equivalent to sorcerer, di ba? So, next one naman ay ang tinatawag natin na manggagayoma. So, alam natin yung manggagayoma, ito yung gumagawa ng charms or potions para magkaroon ng pagkagusto yung isang lalaki or isang babae sa isa't isa. So, ginagamit daw nila yung kanyang kapangyarihan o yung kanilang skill sa paggawa ng kung ano-ano na charms or gamot para maakit yung isang individual over doon sa gumamit ng potion or nung gumamit ng services ng manggagayoma. So, ayan, marami pa na nabanggit si Juan de Plasencia rito na tinatawag niya na priests of the devil. Pero ano ba yung masasabi natin or yung pwede nating makikita na critique doon sa description ni Juan de Plasencia? Sa akin, doon sa pagbabasa ko, I think he is trying to understand yung description ng mga Tagalogs over those supernatural beings. But the problem is, he's trying to yung kanyang bias towards the Catholic faith, yung kanyang religion of course, nandun at nandun pa rin. Kaya mapapansin ninyo, he even used the term priests doon sa doon sa mga supernatural beings. Pero sa atin, di ba, hindi natin yun matatawag na priest or whatsoever. Di ba, iba yung pagkakakilala natin doon. So, maaari natin din masabi na yung culture din ni Juan de Plasencia that he is from Europe, iba doon sa culture natin na meron dito sa Pilipinas. That's why iba yung kanyang pagkakapaliwanag doon sa mga supernatural beings na nabanggit na existing sa panahon na nandun siya. So, kung titignan din natin yung description mismo ni Juan de Plasencia in general doon sa mga nabanggit niya na priests of the devil, somehow it is biased towards the Catholic faith. Bakit? Kasi noong panahon na yan, they wanted to convert people into Catholicism. At isa sa mga instruments or isa sa mga paraan na kailangan nilang gawin dyan is to make the people despise or deviate their attention from, for example, consulting with Imanggagaway, consulting with Katalunan. So, ang naging problema dito, even those people na nanggagamot, tumutulong talaga, like yung Katalunan, nawalan sila ng pwesto or na-display sila with the new society na binuo ng mga Kastila dito, ng mga Espanyol dito, na dahil sa Catholic religion, people were warned not to communicate with these people. At lalo silang binigyan ng idea na matakot, for example, sa mga aswang at matakot doon sa mga manggukulam. Pero kung titignan natin, pinasok nila, hinalo nila yung Catholic faith doon sa mga paniniwala natin na yun na ang makakapagligtas sa mga tao towards those beings are yung mga paniniwala natin naman sa Catholic prayers, sa Bible, sa Catholic faith in general, di ba? So, parang lumalabas dito sa dulong-dulo ang naging objective ng mga Spaniards why they tried to
demonize or declare yung mga supernatural beings na to as work of the devil is to really convince people to convert into Catholic and to be faithful doon sa kanilang paniniwala as Catholics. So, this is their way to Christianize yung Pilipinas during that time. So, they used yung supernatural beings talaga para mas ma-attract yung mga tao na maniwala sa Catholic faith. So, noon pa man kasi naniniwala na natatakot ang mga Filipinos noon, pero because of the arrival of Christianity, kumbaga nagkaroon na ng masasandalan or ng panlaban or ng pangontra yung mga tao, which is yung kanilang paniniwala sa Diyos. So I think yan yung pwede natin makuha na idea with how these supernatural beings were used by the colonizers to really make Filipinos be more faithful and convert them easily into Catholics during that time. So I hope with that you have realized and learned a lot of things, and hopefully ay mas maging interested kayo sa pag-aaral ng ating culture, ng ating history. So if you have questions and comments, feel free na mag-type sa ating chat box. So I will try my best to answer them. So with that, thank you very much, and I hope to see you again on my next videos. This is your professor next door, always saying, take care of yourselves and take care of each other. Have a great day.